Well, mukhang mababawasan nga ang overloaded na guard lineup ng team ng Los Angeles Lakers matapos ng balitang ito. Pero bago yan mga idol, isang trade update, trade rumor muna tayo patungkol nga dito kay OG Anunoby. Dahil ang New York Knicks daw mga idol ang naghahanda or isa sa mga naghahandang teams na mag-o-offer nga dito nga kay OG Anunoby sa team ng Toronto Raptors ng 3 future first round picks. Well, I think mga idol, nilinaw na ng Raptors na hindi nila basta-bastang pakakawalan itong si OG dahil nga sa kanyang napakagandang potensyal. Isang two-way player na mahilin tulad natin sa very young Kawhi Leonard. At ngayon mga idol, bata pa itong si OG Anunoby, kitang-kita mo na ang kanyang ang potensyal na maging isang great two-way player dito sa NBA. At ang team ng New York Knicks ay mukhang nakikita rin yan. Mukhang gusto nga nilang isama sa kanilang roster, gusto lang isama sa kanilang future. At handa nga sila mga idol magbigay ng 3 future first round pick. Kaso nga mga idol, ang medyo hindi nga magandang nakikita ko dito sa team ng Knicks at ang kanilang ginagawa ngayon. Bakit parang handa-handa nga sila na magbigay ng 3 first round picks dito kay OG Anunoby, samantalang meron nga silang chance na kuha ni si Donovan Mitchell sa team ng Utah Jazz, pero parang hindi nga sila willing na magbigay ng mga first round pick noon. Balita nga sa atin noon ni Shams Aranya na ang offer nga daw ng Knicks ay itong si RJ Barrett, Emmanuel Quickly at 2 first round pick. Yun nga daw ang inoffer nila. And obviously gusto pa nga ng Jazz ng more first round pick, pero mukhang ayaw nga ng New York Knicks. Tapos ngayon mga idol, dito kay OG Anunoby ang dahil silang magbigay ng 3 first round pick. Diba't parang sayang nga lang, sana yung naging ganito sila ka-willing na magbigay ng first round pick nung nakikipag-deal nga sila sa Utah Jazz kay Donovan Mitchell. Nasa New York na sana itong si D-Mitch at sana'y naghahalimaw na rin ang New York Knicks sa Eastern Conference. Anyways mga idol, pag-usapan na nga natin yung balita patungkol sa Lakers at sa plano ni Rob Pelinka na magbawas ng gwardya. Sabi nga dito sa latest report, the Lakers continue na maghanap nga daw ng trades centered sa kanilang mga gwardya na si Russell Westbrook at Patrick Beverley. At meron niyang team na minention na Hornets nga daw ang kanilang kausap ngayon, ang kakontakt ngayon. Well mga idol, mukhang nakikita ni Rob Pelinka ang problema ngayon sa team ng Lakers at sa kanilang overloaded na guard lineup. Kaya nga't itong si Coach Darby na minsan naglalagay ng 3 or 4 guard lineup sa team ng Lakers. At problema yon dahil napakaliliit na itong kanilang mga gwardya. Andyan sila Westbrook, Patrick Beverley, nandyan nga si Schroeder, Austin Reeves, Lonnie Walker at Max Christie. 6 sa 15-man lineup nila mga idol ang panay gwardya. Kaya nga hindi maiwasan neto ni Coach Darby na maglabas ng 3 or 4 guard lineup. Kaya naman ngayon ay mukhang susolusyonan na ito ni Rob Pelinka mga idol, at ang isa sa mga original nilang kausap na Charlotte Hornets, muli silang makikipag-negotiate sa isang possible deal kay Russell Westbrook. Diba't ang original na offer yata itong si Kelly Oubre, Mason Plumlee, pati na rin itong si PJ Washington. Tapos nasabit nga rin itong sila Terry Rozier, Gordon Hayward sa mga possible trade packages nga daw kapalit ni Russell Westbrook at ng picks ng Lakers. So let's see nga mga idol kung merong bang pagbubunga ang second time na pag-uusap na itong Lakers at pati na rin ng Charlotte Hornets. Dahil lalapit na rin ang trade deadline mga idol sa February 9 yan or February 10 dito sa atin.